Mapagpalang umaga mga kap. It's Independence Day, right? Today, it's June 12, 2024. And ingat-ingat ha, sa mga nag-ride today kasi it's holiday. Sarap mag-rides. And for today's vlog mga kap, may mga aakyat sa ating pinakamamahal na bayan ng Baguio. Itong mga to, hindi naman sila necessarily mga motovloggers. Pero sila ang isa sa mga tao ngayon na pinapipitagan na successful sa negosyo. So, manghihingi tayo sa kanila ng mga tips regarding business. Just one tip on how they do it. Gagala na rin natin sila. Tataasin sila dito sa Baguio. Alright. And if you're new to my channel, mga kap, this is Cap Arky. We founded the ADV160 group nationwide. At maligayang pagdating. Magandang umaga. Kuya, good morning. Boss Migs, good morning. Boss Julio. Yeah, Resti. Boss Katie lang. Musta ride? Boss Paras. You know? Hey, bravo Arwin. Welcome, welcome. Basta ride. XADV. Kay katagumpay, boss Julio, no? Yeah. Boss Julio, owner of KT Relax Philippines. Tapos ito si Boss Mix, Boss Oyot. Kaya na ka ba? Tapos lang. Mga tatlong oras lang. Sa ADV din. Alam mo, maubusan akong gas. Anong model nito, boss Oyot? 2023. Metallic gray. Ganda o. Naman kay Bravo. Ah, buta, bangis talaga o. Venturi 500. Sarap, solid. Solid? Sabi mo, hindi ka magmumotor. Wala eh, may baka tinadana talaga para sa akin. Venturi 500 based story. Oh, start up. Tapos last to kay Boss last Paras. Ay, BMW naman. Ito kay Boss Paras. Paparas. F900. Ikit. Apa? May mukhang may iiwanan tayo nito mamaya. Heh, kala nila. Lokal tayo dito, boy. Change of plans. Instead of Magazine Road, kikeno na lang kami para rekta na kasi medyo late na rin. Tsaka medyo intermediate kasi yung mga bangkingan doon. Baka manibago sila eh. Ngayon lang nagkasama-sama to sa group rides. Kaya adjust tayo. Canon Road, Lion's Head, tapos Farmer's Daughters. Let's go! Yan ang Alpha Riders. Wala ang gloves? Takas mo talaga. Kayo lahat? Ah, magpagas ka na ha! Nakapagpagas ka na. Targa na kami. Boss Oyot. Proud sa Tondo. Boss Julio. K3 Rock Philippines. Para clothing. Nandun sa Raptor din yung Boss Julio. Paparas. Tapos RST din. Picture muna. Bago malis.
Pasok ka konti. Okay, 1, 2, 3, paras! Okay. Let's go. Larga Luzon. Let's go. Ay, hindi na ko maliit. Ah, tayo din ang spear. Makikita nyo yung mga hand coordination natin pag may group rides. Ngayon ulit tayo ng spear, ah. Lagi tayong sweeper. Bye. Welcome to Benguet Province! Laging hataw yung pakina natin dito. Ay, picture ba? Laging hataw yung pakina natin. Kailangan makasabay sa lakas ng pakina nila. Para hindi naman sila maantok sa biyahe. Doon na tayo papunta, boss. Hindi nila ako maunahan kasi hindi nila kabi sa akin. Kaya, ay, naka-big bike sila tayo. Hindi nila mabilis, di ba? Masama ka motor. Doon, boss, yung sa may top after ng bridge, bababa doon, magra-rough road. Pero okay na eh. Pero one way lang. Nakamatic mode kayo ngayon, boss? Nakamatic? Nakamatic? Ah. Ang gugunto ng motor nila. Walang araw, mga kan. Okay, so for our first tip of the day will be coming from K3 Rock Philippines himself, Boss Julio. At ito yung pahay niya. Boss Julio, isang tip lang para sa mga gusto magnegosyo para sa ngayong taon 2024. Sipag at tiyaga. Kailangan focus ka sa ginagawa mo. And dapat mahal mo yung ginagawa mo. Yun. Napaka-ikse pero napaka-meaningful. So yan ang ating first tip from Boss Julio himself, K3 Rock Philippines. Let's go! Ayun, so kakatapos nga lang namin mag-break, mga kap. And ito ngayon, para sa pinakamaingay na appliance store ngayong 2024. Boss Migs or Boss Oyo TV. Anong may papaya mo, Boss Migs? Para sa mga gustong magtayo ng negosyo ngayong 2024. Para sa mga gustong magtayo ngayong ng negosyo ngayong 2024, kailangan umpisahan nyo na agad, guys. Tapos... Si Arvin, ang galing! Well, sige. Ito na nga si Boss Oyo TV. Tip number 2 para sa magtatayo ng negosyo ngayong 2024. Yan. Unang-una, kailangan umpisahan nyo na kaagad. Okay lang magkamali, parte yan. Tapos, dapat
gawin yung inspirasyon yung mga negatibong binabato sa inyo. Isang sikreto yan para matupad nyo yung pangarap nyo. At last, dapat huwag nyong hayaang na nasa isip nyo lang yung mga plano nyo para sa pangarap nyo. Dapat actionan nyo agad. As now. Ngayon na dapat. Let's go! Yun, oh. Boss Oyot, XADD. Tip number 2. Boss Oyot TV. Boss Crates, kapag may isang negosyante na gusto magtayo ng negosyo ngayong 2024, anong pwede mong maipayo sa kanya? Actually, first of all, hindi ako negosyante. Okay? So, isa lang akong tumutupad ng mga pangarap nung bata pa ako. So, natuto ako magtrabaho, magbenta ng kung ano-ano, tapos binenta. Pero hindi ko kinukonsider as myself as a businessman. Dahil, syempre, as a businessman, nakapokus lang sila kung how to generate the money. Ako, enjoy life ako. So, para sa akin, so kung gusto niyo mag-start mong negosyo tulad ko, syempre, tanungin niyo muna sa sarili niyo kung ano yung goal niyo sa buhay. Gusto niyo ba mag-travel? Gusto niyo ba magkaroon ng masayang pamilya? So, doon niyo ipapasok si business. Pag nagkaroon kayo ng business, lahat ng goal niyo is magagawa niyo. And kailangan hindi niyo kakalimutan yon in the name of money. So, kailangan gagawin niyo lahat ng pangarap mo hanggat buhay kayo, hanggat kaya niyong kumita. So, ngayon, pagdating naman dito sa negosyo, eto, makinig kayo. Dalawa lang, isang dasal at isang gawa. So magdasal ka kung ano yung plano mo, then gawin mo kung ano yung plano mo. Ciao! Okay, last tip for the day. Sa mga gusto magnegosyo ngayon 2024 para clothing, represented by Kuya GM. Kuya GM, kung gusto magnegosyo ng isang tao ngayon 2024, ano may ipapayo sa kanya? Isang payo. Unang-una, dapat buo yung loob mo. Na pag pumasok ka sa isang bagay, dapat tanggap mo na kung ano man yung maging resulta niyan, positive or negative. Yun ang unang-una mong dapat isipin. Kasi kung mahina yung loob mo at ang iniisip mo ay magsasucceed yung business mo, doon pa lang nag-fail ka na. Kasi walang ganun. Walang nakakasigurado. Kaya nga sabi ng iba, ang business kapareho ng sugal. Pwedeng manalo ka, pwedeng matalo ka. Pwede ka namang manalo ngayon, bukas matalo ka. So, paano masusustain yung business? Yun yung magiging trabaho mo bilang negosyante. Unang-una, dapat mahalin mo yung mga kasama mo. Kasi yung tao, yun yung bread and butter ng company. Pag ang tao ay hindi mo iningatan, para mo na rin binagsak yung business mo o sariling negosyo mo. Pangalawa, pamilya. Dapat may dedikasyon ka na inspirasyon mo sila. Sa kahit anong gawin mo, pamilya ang lagi mong unahin. Sila yung lagi mong isipin na ginagawa mo yung lahat para sa kanila. Pag yung dalawang yun na pagsama mo, yung lakas ng loob, determination, tsaka yung pamilya, yun yung pinaka magandang formula to start a business. Na kahit anong mangyari, mag-fail man yung business mo, hindi mausira yung kalooban mo kasi nandiyan yung pamilya mo. At pag nag-succeed naman yun, wala kang ibang gagawin kundi magpasalamat sa mga tao at sa pamilya mo. Yun lang. Let's go! So yun nga mga kap, narinig nyo mula sa mga well-established na mga business, no? K3 Rock Philippines by Boss Julio and Boss Oyo TV ng Raon sa Tondo and lastly kay GM ng Paracote. So yan, sana may natutunan kayo sa video na to. Lalo na kung isa ka dun sa mga nag-iisip magtayo ng isang negosyo or simple business ngayon 2024. Peace and love always. Manners make it net. Always grateful to be a mission. See you sa next vlog.